Bakit sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Pag lumaban. No. Hindi yan ang tanong ko. Napaka-hindi magandang impression po nung mga statements. Look, ma'am, may I interrupt you? Yan! Yan ang nangyari sa inyo! Patawag kayo ng patawag dyan sa Senado! Tapos nung hinarap na kayo, nangangatal kayo! Kung sinabi ko, tangin pa... Nakakamiss talaga si Tatay Duterte, lalo na yung pagmumura niya. Oh, akala ko ba bawal mong mura dyan sa Senado? Mr. Chair? Yes, Senator Risa. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Gusto mo ng yes, di ba? Ano ba talaga gusto nyo sagutin ni Tatay Duterte? Nung tinatanong nyo sa gusto nyo kasagutan, sinagot kayo ng yes. Ngayon nasabihin nyo, hindi yan dapat ang mangyari. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ito po ang paghaharap ni Risa Ontiveros at saka ni Tatay Duterte sa Senado about po dito sa War on Drugs. Nagustuhan kaya ni Risa Ontiveros ang kasagutan ni Tatay Duterte sa ilang mga katanungan nila about po dito sa nangyari nung panahon po ng panunungkulan ni Tatay Duterte. At eto nga po mga lodi, nasuplak po o nasupalpal si Senator Risa Ontiveros sa mga sinagot po ni Tatay Duterte at pinanindigan niya po ito mga lods. Eto po ang sinasabi ko sa inyo na meron pong yag balls ang pagiging pangulo ni Tatay Duterte, hindi po kagaya ng administrasyon ngayon. Walang paninindigan. So eto mga lodi ha, pakinggan nyo at panoorin kung ano po ba ang dahilan bakit po natin nasabi na nasuplak po ito si Risa Ontiveros. Eto na po yun. Napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Eto kasi mga pinalalabas ni Risa Ontiveros mga lodi. Yung about po sa pagpatay sa mga kriminal, mga addict na nahuhuli po, sinisisi po sa mga pulis na parang kagustuhan po nila yung nangyari o utos po ni Tatay Duterte. So eto po ang sagot ni Tatay Duterte about po dyan sa paratang na yan. Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Bakit iba po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit salamat SP Pro Tempore. Bakit salamat Mr. Chair. O tama naman, diba? Sinabi ni Tatay Duterte, pag lumaban, saka nyo gawin yung gusto nyong gawin. Kesa maunahan ng mga pulis. Naalala nyo yun? No. Hindi yan ang tanong ko. Napaka-hindi magandang impression po nung mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, may I interrupt you? Ito I'm na. Done, Mr. Chair. Kindly. Ito na. Itong ahead, mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Oo. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Tama nga naman, mga lodi. Yung mga pulis natin, magpapauto ba sa utos ng isang presidente? Hindi talaga nag-iisip to sa Risa. Yan! Yan ang nangyari sa inyo! Patawag kayo ng patawag dyan sa Senado! Tapos nung hinarap na kayo, hindi nyo nagustuhan yung kasagutan niya, nangangatal kayo! Doon nga sa academy nila, sa PMA, they are from there to yung ano talaga yung batas. Oh, tama. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo sa yun, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. Oh, tama, di ba? I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ako, patay mo, sir. Sir, kulong mo na lang natin, sir. Sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi marilit kasi gagawa ng kalukuhan yan uli and they will mag-hold up na naman yan. Para doon sa mga nag-iisip na si Tatay Duterte talaga ang nag-utos na pagpapatay dito sa mga kriminal, eto po ang totoo niyan mga lodi. Kasi hindi nyo naman po nasilayan yan dito sa Davao City na hindi naman po basta-basta namamatay yung mga kriminal dito. Nakukulong po. Maliban na lang kapag hindi po talaga nagtino, hindi na po yun hawak ni Tatay Duterte. Lalo na yung mga nanlaban. Yan ang lalo na yung mga kaso na mag-knockout, tapos mag-rape, tapos yan. Magpatay, o mag...
Mr. Chair? Can we let the President complete his sentence? What were you trying to say, sir? That pag yes, mag-rape, magpatay, magnakaw, magpatay, and then what do we do with them? Ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang hindi kay sinabi ko yan kasi hindi ko lang masila mautusan ng gano'n na gaya na sinabi ko, putakina na grip ng bata yung pinatay, patakin mo. Hindi ko mautusan itong mga to. Sabi ko, karamihan na sila PMA, hindi maniwala yan ng gano'n. Sabi mo, sir, mahirap yan. Tama nga naman. Parang magiging masasakripisyo yung pinaghirapan ng isang PMAer o ng isang PNP officer kung masusunod po yung mga pinagsasabi ng isang leader nila. Tama po ba o mali? Kulungin na lang natin, sir. Walang dumaan yan sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, 3 years old, rape. Tay, tapos nandoon yung chewin. Kung sinabi ko, Nakakamiss talaga si Tatay Duterte, lalo na yung pagmumura niya. Akala ko ba bawal mong mura dyan sa Senado? Ba't puro mga muray nangyari dyan? Out of outrage. In the moment of outrage yung, Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung tito? Pinatay? Hindi. Hindi. Hindi naman pala pinatay. Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Alam na alam ko po na matatalino ang mga taga-Philippine Military Academy. Na, hindi po yan ang issue. Ang kina-clarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Oh, ito mga Lodi ha. Dito ako bumilib lalo kay Tatay Duterte. Akala nyo mapapatiklop nyo to ha. Pakinggan nyo ang sagot ni Tatay Duterte sa sinabi ni Risa Ontiveros. Ito po yun. Yes. Para mapatay. Oh. Para masabing yes. Nanlaban. Correct. Yo, correct! Di ba? Wala siyang pagdadalawang isip na sinabi na totoo yan. Yes, correct. So, anong gagawin nyo ngayon kay Tatay Duterte, Risa Ontiveros? Correct. Ito to sa very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, yes. I may say, sa civilian, sa professional police. Oh, di ba? Sinagot ka eh. Gusto mo ng yes, di ba? Bakit ayaw nyo wrong? Ano ba talaga gusto nyo sagutin ni Tatay Duterte? Nung tinatanong nyo sa gusto nyo kasagutan, sinagot kayo ng yes. Ngayon nasabihin nyo, hindi yan dapat ang mangyari. It depends on ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Dito siya nasuplak, mga idol. Kasi akala niya, ang tali-talino niya, akala niya malalagay nila si Tatay Duterte sa butas, hindi naman nangyari. So eto, ang sagot ni Tatay Duterte, sa pagmamataas dito ni Risa Ontiveros, na akala niya talaga yan ang dapat na batas na pinatutupad ng isang pangulo, mayor, prosecutor, congressman, etc. Na yan po ang ginawa po ni Tatay Duterte nung siya ay nanunungkulan pa. Ako, alam ko, duman ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Agam. Yes, yan salamat ang totoo tayo, Mr. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. Tama naman ah. Hindi naman talaga naging mayor to si Risa Ontiveros, di ba? Nanalo lang naman po ito si Risa Ontiveros nung panahon po ng kampanya nila. Nang mga Aquino, lumapit po dito sa amin sa Davao City si Risa Ontiveros. Nagpasipsip po kay VP Sara Duterte dahil nga po pang ilang talo niya na. At yun nga po, nung lumapit po siya dito sa Davao City, nakatikim po siya ng panalo bilang senadora. Hindi niya naranasan pagpatakbo ng isang syudad. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never totoo had a chance to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Tagam! Tayo makaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Akala ko ba gusto nyo papuntahin dyan si Tatay Duterte tapos ganito lang pala ipapakita nyo? Akala ko dyan napaghandaan nyo eh. Thank you, Mr. Chair. Pabalikin ako, sir. Gagawain ko uli yan. Dublado. Grabe. Your Honor. Grabe, mga Lodi. Palakpakan ng tao sa Senado nung sinabi ni Tatay Duterte na kung magiging presidente uli siya, mga Lodi, gagawin daw uli niya yung mga pinaggagawa niya nung time na pangulo siya. Dodoblehin pa daw po niya.
Bravo, Tatay Duterte! Ikaw talaga ang tunay na leader at nagmamahal sa ating mga kawawang kababayan. Nagkaroon ng kaginawaan, safeness dito sa ating bansa nung panahon ng panunungkulan mo lang. Kaya, salut talaga Tatay Duterte. Sana maging pangulo ka ulit eh. O kaya si VP Sara Duterte kung hindi mo na kaya. Diba? Nang masuplak tong mga taong ito na hindi naniniwala sa iyong liderato. Lalong-lalo na yung mga tansong talangka na panay paninira sa liderato mo. Ano na? Yan lang pala yung papakita nyo. Pinapunta-punta nyo pa dyan si Tatay Duterte. Yung mga ngatal kayo kapag hindi nyo nagustuhan yung sagot niya. Pinagandaan nyo sana. Alam nyo namang napakatalino nung iniimbestigahan nyo. O ngayon, anong sasabihin nyo? Kailangan makulong si Tatay Duterte. Sinabi na lang nga na kahit utusan mo yung mga pulis na yan, hindi niya yan susundin dahil nga nag-PMA yan. Karamihan sa mga naging pulis ni Tatay Duterte, mga PMA year graduate yan. Hindi nila isasalang-alang ang kanilang posisyon, ang kanilang pinaghirapan para lang sa utos ng kanilang leader. Nag-iisip silang mabuti. Nasa legal po lahat ng ginagawa ni Tatay Duterte at ng mga nasa PNP na mga PMAers, AFP, nung panahon nung panunungkulan niya. Ngayon mga Lodi, pansinin nyo, halos naging utusan na lang yung mga PMAer, yung mga PNP natin. Bumalik na naman po ang pagkawalang tiwala ng ating mga kababayan simula po nung nagbago po ang administrasyon dito po sa mga pulis natin. Diba sample natin yung paglusob nila dyan sa KOJC mga idol? Dahil may utos sa kanila ang kanilang leader, yung nasa taas sa kanila na lusubin nyo to, eh nandun po lahat ng kapulisan natin sa KOJC. Yung utos ng inyong leader ang magpapahamak sa inyo. Kaya ngayon, nabawasan na naman po ang tiwala ng ating mga kababayan sa ating mga kapulisan dahil sa pinapakita nitong lideratong ito. Hindi kagaya talaga ng panbumuno ni Tatay Duterte. Sobrang ganda po. Sobrang respetado po ng mga pulis. Sobrang ang babait. Ang dali pong i-approach. Ngayon, mga astig na naman po uli yung mga kapulisan. Totoo ba yan o hindi? Yung mong sinasabi ko sa inyo, di ba? Napansin nyo ba yung mga kapulisan natin? Hindi ko naman sa nila lahat. Ngayon, parang ang tingin nila sa sarili nila, sobrang astig nila. Sobrang untouchable ng mga pulis natin ngayon. So, eto mga Lodi, sa susunod ng mga kabanata, eh mas lalo pa po kayong matutuwa sa mga papakita kong video, kaya abangan nyo yan. Dito po muna takay Risa Ontiveros. Isusunod po natin si Laila De Lima, ang pagkikita po nilang dalawa. Stay safe mga Lods, and God bless you all. See you on my next video. Duterte pa rin.